Hey guys, for today's vlog, magbibigay ako ng 10 tips na magagamit nyo sa pagbili ng second hand sasakyan. Ngayon, kung ikaw ay nagbabalak bumili ng second hand sasakyan, itong vlog na ito ay para sa iyo. Check na makakatulong itong vlog na ito para sa iyo. Ayun, bago natin simulan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mo muna kalimutan na i-click yung subscribe button sa baba, pati na yung bell icon para sa next upload natin, manonotify kayo. Ayun guys, simulan na natin. Ang una nating tip ay yung physical appearance checking. Ngayon, sa physical appearance checking, syempre kapag bibili ka ng sasakyan, una natin titingnan yung physical appearance. Ayan, titingnan natin kung maayos ba yung sasakyan, yung wala mga pingkog. Lalo sa mga ganito. Wala siya mga pingkog, tapos walang mga scratches. Pero yung mga scratches naman, pag second hand na sasakyan, given na yan. So, pwede natin consider na pag bibili ka tayo ng sasakyan, pagbibili tayo ng second hand sasakyan, meron talaga mga scratches yan. Pero, yung minimal lang, syempre. Ayan, tapos mga gulong. I-check din natin yung gulong kung makapal pa o manipis na dahil makaka-factor rin yan sa price. So, pwede mong, kapag manipis na, pwede mong sabihin sa may-ari na baka pwedeng bawasan dahil magpapal ka pa ng gulong. Ayan. So, physical appearance natin. Color, pintura, tapos scratches, pingkog, mga dimple, tapos gulong. Yan yung una natin tips. Sa pagbili ng second hand sasakyan. Then, move tayo sa next part, sa second tips. Ang second tips natin is kung na-repaint na ba yung sasakyan. Ayan, kapag second hand sasakyan, hindi natin may iwasan na yung mabibili natin is meron ng repaint. Pero hanggat maaari, kung bibili tayo, syempre yung gusto natin, yung wala pang repaint. Kaya, para ma-check natin kung hindi pa nare-repaint yung sasakyan, i-tuktukin natin siya ng ganito. Yan. Dapat tunog yero. Kapag hindi siya tunog yero, meron na yung repaint. Tapos, isa pa sa tips, yung mga ganito, mga edge. Yung mga, ito. Meron yung hindi pantay na kulay dahil ito yung mga kanto. Malalaman mo naka-repaint na yan kapag hindi siya pantay. Hindi pantay yung kulay. Ayan. Yun yung second tips natin para malaman kung na-repaint na ba. Kasi mayroong mga seller na na-repaint na pala sa sasakyan, sinasabi hindi pa na-repaint. So, ayan. Tuktukin lang natin ng ganyan. And, doon tayo sa step 3. Kung may bangga ba yung sasakyan natin. Kung may bangga na ba yung mabibili natin sa sasakyan. Kapag may bangga na yung mga sasakyan, syempre, napihit na nila yung mga tornillo dito. Yan. Napihit na nila itong mga screw. Yan. Kasi, syempre, meron silang pinalitan. Meron pinalitan dito sa harapan, sa bumper. Ito yung karaniwan na mabangga eh. Ngayon, kung nasabihin ng may-ari na wala pang bangga, wala pang pinapurepair, i-check natin yung mga tornillo kung may napihit na. Dito sa mga tornillo dito. Yan, dito. Malalaman mo yan pagka napihit na yan. May mga, alam na mekaniko yan, magsasama pala kayo ng mekaniko kapag bibili kayo sa sasakyan. Huwag kayong bibili na lang, hindi kayo magsasama ng mekaniko. Lalo na kung hindi kayo marunong sa sasakyan. Ayun guys, step 3 yung collision, yung kung may bangga ba. Yun na, check lang natin itong mga gilid-gilid, mga tornillo, kung may pihit-pihit ba. Malamang yun, pag may pihit-pihit, may inayos, may pinalitan. Ayun, tapos malalaman mo na kapag may repaint, yun. Doon na tayo sa step 4. Ito, dapat kasama mo talaga sa mekaniko dahil sa step 4 natin, malalaman natin kung yung under chassis natin dapat walang mga tulo-tulo. Under chassis checking tayo. Ito yung kailangan ng mekaniko. Ngayon, sisilipin nyo sa ilalim yung makina. Pag silip nyo sa ilalim, dapat yung makina, tuyo, walang mga tulo-tulo. Wala dapat mga tulo-tulo. Tapos, yung sa ilalim ito, walang mga kalakalawang, mga chassis niya. Dapat, walang mga kalakalawang yan. Sa ilalim. Papasok si mekaniko dito, sa ilalim. Pwede rin ikaw. Ayun. Kaya kailangan magsama tayo ng trusted mekaniko natin bago tayo bumili ng sasakyan. Dahil kapag ang sasakyan, may mga katas-katas na yung makina, hindi na maganda yon. Dapat,
bibil tayo, walang makakatas yung makina. Ayun. Tapos, doon naman tayo sa... ayun, nakakailan na ba tayo? Step 1, physical checking. Step 2, the pain. Step 3, collision. Tapos, step 4, under chest checking. Then, doon tayo sa... sa step 5, sa mileage. Sa flooded pala. Kapag ka pala flooded yung sasakyan natin, i-check natin. I-check nyo yung ano, dito. Yung sa seatbelt. I-check nyo yan kung mayroon mga putik-putik na naiwan dyan dahil minsan hindi nakukuha ng detailing yan. Hindi nila kayang linisin. Tapos, yung mga singit-singit. Ito yung sa ano, yung sa dashboard natin, merong mga may iiwan dyan na putik-putik, hindi rin malilinis masyado yan. Yan, matiching natin yung kung na-plug na ba yung sasakyan. Tapos, ito yung mga speaker. Dito, may mga may iiwan dyan. Minsan may kinakalawang, ganun. Tapos, yung mga singit-singit, iti-check lang natin kung ano, kung may putik-putik. Yung mga tipong ano, yung mga tipong hindi siya makukuha ng detailing. Doon mo malalaman yung ano, pag ipatik-putik na, maaaring na-plug na yung sasakyan. Yan. Minsan kasi kahit ipa-detail nila, may mga naiiwan pa rin bakas. Tapos, dito na tayo sa ano, sa loob ng sasakyan. Dito na tayo sa loob. Kapag bibili ka pa ng sasakyan, siyempre, kukonsider mo yung years ng sasakyan. Hanggat maaari ang bibili mo sa sasakyan yung 5 years pababa na taon para hindi pa siya ano, kumbaga kakunti pa yung paggawa eh, hindi pa sakit sa ulo. Ayun. Tapos yung year pa ng sasakyan, minsan dapat check mo rin yung mileage niya dito. Yan, bubuhayin natin. Yan. I-check niyo yung ano, yung takbo niya, kung ilan na ba yung tinakbo niya, kung masyado na bang dito kasi malalaman niyo kung yung sasakyan ba is gamit na gamit. Yan, sa pag-check dito sa mileage natin. Yan, yung sa akin 45,000 kilometer pa lang, hindi pa siya ganun ka ano, kagamit. Ayan, mas maganda kung bibili kayo ng sasakyan, mga ganito lang yung ano. Kung sa 5 years na sa mga 45,000 lang itakbo, kung makakabili kayo, ibig sabihin nun, hindi siya ano, madalas ibiyahe ng malayo. Or hindi siya ano, hindi siya, kumbaga hindi laspag. Ayun. Tapos, ayun, step 5 sa ano, sa mileage. Step 6 na tayo, dun tayo sa mga power button. Yan, kailangan gumagana lahat yan. Pag-pinindot mo yan lahat. Babuhay mo yung sasakyan, pipinutin mo lahat ng power button. Mga button na yan. Tapos dito, mga button. Yan, dapat lahat gagana yan. Ngayon, pagka hindi, merong hindi gumagana, yun, gastos na yun. Pag may hindi gumagana dyan, gastos yun, tandaan nyo. Kasi paggawain yun. Kaya, pag may hindi gumagana, tumawad kayo sa may-ari. Sabihin nyo, baka pwedeng bawasan ako kahit konti kasi meron kayong papagawa. Ayun. Tapos, sa step 6 natin, yung aircon naman. Bali, na-check na natin yung mga button, gumagana. Dapat, lahat ng aircon gumagana rin. Ito, dito yung aircon natin. Papaanda rin yung aircon, tapos check niya kung lalabas yung hangin sa mga butas. Sa lahat ng pwedeng daanan ng aircon, yung sa likod, meron din tayo aircon doon. Dapat, i-check niya yan, bubuhayin niyo yung sasakyan, buhayin niyo yung aircon. Kung gumagana lahat. Gaya nga sabi ko, pag may hindi gumagana dyan, gasos yun. Kaya, dapat lahat ng ano, gumagana yan. Tapos, step 7 na tayo. Doon naman tayo sa speaker. Yung mga, ano, yung mga bagong sasakyan, yan, may mga speaker yan. Kahit mga medyo lumaluman, ha. Kailangan gumagana rin yan. Patagtugan nyo yung sasakyan nyo. Buhayin nyo yung radio. Buhayin nyo to. Then, i-test nyo. Maganda kapag bibili kayo yung sasakyan,
i-test nyo lahat. Kasi basta may hindi gumagana dyan, defective na yon. Meron tayong papagawa. Pag may pinagawa, maglalabas tayo ng pera. So, isasama rin natin yun sa, ano, sa presyo ng sasakyan. Ayan. Step 7, aircon. Tapos, yung mga, ano, sa step 8 natin, yung mga ilaw. Dapat lahat ng signal light, headlight, gumagana, i-test nyo rin. Kailangan headlight, gumagana parehas, yung low, tapos yung high, tapos signal light, left and right, hazard, dapat gumagana lahat yan. Ayun. Recap lang tayo ha. Yung una kong tips, yung physical appearance, tapos pangalawa, yung repaint, yung pangatlo, yung collision, yung pangapat, yung flooded, tapos yung panglima, yung mileage, and years of the car. Then yung number 6 na tips natin, yung mga power button. Then number 7, yung mga aircon. Then number 8, yung mga radio natin, mga speaker. Then yung number 9 natin, yun pala yung ano, sa ilaw, sa mga headlight, sa mga signal light. Tapos ayun pa, isama nyo rin yung mga wiper kung gumagana. Basta dapat ma-check natin lahat yan. Parang may nakalimutan pa akong isa. Ayan, ngayon nakalimutan ko isa, pero doon na tayo sa ano, sa last part. Dito na papasok yung test drive natin. Ayan, hindi naman natin mabibili yung sasakyan kung hindi natin test drive. Sabihin mo sa may-ari ng sasakyan kung pwede nyo i-test drive. Yun, tatakbuhin nyo. Hanap kayo ng ano, ng isang diretsyong kalsadang mahaba. Tapos, patakbuhin nyo ng matulin yung sasakyan. Kung maalog ba yung manubela, yung control. Tapos kung matagtag ba, kung makalampag. Yan, mahalaga yan. Para ma-check nyo, basta isagad nyo yung, ano, yung takbo niya. Kung hanggat maaari. Hanap kayo ng open space. Yan, kasama nyo may mekaniko, alam niya gagawin. Ayan. Tapos, kapag nag-test drive nyo, testingin nyo lahat. Speaker, aircon, ilaw, signal light. Ayan. Tapos may pahabol pala ako. Yung dashboard pala natin dapat ano, gumagana yung mga ano, yung mga warning sign. Kagaya nito. Yan, kapag hindi pa maandar. Dapat yan, gumagana yung mga yan. Kasi, mahal din yan pag nasisira. So, ayun lang guys. Siguro, dito ko na puputulin yung video natin. Mag-subscribe kayo sa channel ko, tapos i-click niyo yung bell button para kapag nag-upload pa ako ng tungkol sa sasakyan, ma-update kayo. Siguro mag-upload pa tayo sa mga susunod na vlog, kaya sana mag-subscribe kayo. Ayun, siguro guys, dito ko na puputulin. Thank you na siguro sa panonood nyo. And see you in my next vlog, and bye.